Hello guys, so kumusta kayo lahat, no? So linggo na naman, at alas 7 na naman ng gabi, no? Alam niyo naman, pag linggo ng alas 7 ng gabi, no, nagtuturo ko ng mga bagay na mapapakinabang mo sa printing business mo, no? So dito sa vlog na to, guys, no, ituturo ko sa inyo, guys, no, kung paano ba gumawa ng t-shirt na may print. Printing Marami nagtatanong niya, no, tungkol dyan sa may t-shirt printing na yun, no? Pero actually, guys, no, hindi ko talaga siya recommended, guys, na gawing business. Kasi unang-una nga, ang t-shirt kasi, guys, pag bumili ngayon, hindi naman siya bibili ng paulit-ulit. No, kasi, guys, bilang negosyante, guys, no, ang hinahanap talaga natin is yung tinatawag na repeat order. Ang ibig sabihin, guys, ng repeat order, no, pag umorder ngayon, dapat order ulit siya at least once a week, no? So ganoon ang sinasabi nating repeat order. Pero guys, ang t-shirt kasi katulad nito, pag bumili sa'yo ngayon yung t-shirt, guys, yung tao bibili ulit yan siguro mga after 5 years, no? So ganoon katagal ang negosyo na to, no? So hindi ko siya recommended. So ang recommended ko talaga, guys, is sticker printing business, no? Kasi guys, paulit-ulit ang kliyente natin dito. Kasi nga, guys, ang mga tao ngayon, lalo na ng pandemic, ay nagluto na lang sila sa bahay, no? Gumawa sila ng chili garlic, gumawa sila ng bagoong, at kung ano-ano ba mga pagkain, no? Siyempre, guys, yung mga pagkain na yun, no, pag binibenta nila, is kailangan nila ng label para doon sa mga product nila. So yan, guys, ang pinupush ko talaga dito sa vlog ko, no, na mag-start tayo ng sticker printing business at hindi kung ano-anong klaseng printing business. Pero guys, no, for the sake doon sa mga nagtatanong, no, so kung paano raw ba gumawa ng t-shirt or mag t-shirt printing na gamit lang ay plancha. Wow. No? Kasi guys, pwede kang bumili ng heat press. No? Ang heat press sa amin, guys, ay mura lang naman. No? So, pwede mo kami message, guys, sa aming page sa FB. No? Hanapin mo lang kami, The Printing Shop. Tapos sabihin mo lang doon, guys, na bibili ka ng heat press. No? Pero guys, ngayon, no, hindi ko ay tuturuan kung paano gumamit ng heat press. Tuturo ko sa inyo, guys, no, kung paano ba gumawa ng t-shirt sa pamamagitan lang ng plancha. So, para hindi na tumagal ang video na to, no, so ituturo ko na ngayon sa iyo kung paano ba gumawa ng t-shirt printing. So, video, pasok! Makapagsimula ka na yung t-shirt printing, no, so kailangan mo syempre ng pigment na printer. Syempre, guys, kailangan natin ng transfer paper, no, so ito yung dark transfer paper at yung light transfer paper, no. So ang pinagkaiba niya lang, guys, ang dark transfer paper is para sa mga dark na garment or mga black na mga damit, at yung light transfer paper naman para sa mga light na mga damit, no, katulad ng puti. Syempre, guys, kailangan natin ng plancha, no, so any brand ng plancha pwede, no, basta umiinit pa yan, pwedeng-pwede yang gamitin. Syempre, guys, kailangan natin ng cameo cutter, no, pero kung wala ka namang cameo cutter, no, pwede ka na lang gumamit ng gunting. At syempre, kailangan natin ng laptop para sa ating layout. So yan lang, guys, sa mga kailangan mo para makapagsimula ka ng iyong t-shirt printing. So hello guys, no? So ngayon tuturuan kayo kung paano ba kayo mag-print sa t-shirt, no? Or ako gagawin ko, guys, sa sando. Tapos wala tayong heat press, no? Gagamitin lang natin is plancha, no? Yung ordinaryong plancha lang nandiyan sa may bahay nyo, no? Kasi yung heat press, guys, medyo may presyo siya, no? So kung gagawin mo lang naman siyang hobby, no? So hindi mo naman siya hindi ka naman magbebenta. So pwede na to, no? So ito, guys, ang napili ko na layout, no? So magda-download na lang ako sa Google para, alam mo yun, para hindi na ako mahirapan na mag-layout, no? So ito yung napili ko, eat, sleep, eat, repeat. No? So yan, kunin lang natin. Ang susunod natin gagawin, guys, is mag-open tayo ng Silhouette Studio. Yan, so pag na-open na natin, ganito yung layout niyan. So click natin yung view, registration marks, tapos idudulo lang natin to, itong position. No? Tapos gagawin natin, guys, yung layout natin, ay idadrag natin doon, papunta doon sa may Silhouette Studio. Tapos lalakihan lang natin, guys. Yan. So pag nalakihan na natin siya, so salit na rin natin. Medyo igigit na lang natin siya, guys, no. So katulad, guys, ng like kong sinasabi, no, huwag mong ididikit yung layout mo dito sa mga registration marks para hindi maging tabi yung cut mo, okay? Tapos advance natin itong bottom inset, itong nasa ilalim na to, i-adjust natin, no. Yan, diyan lang, no, para saktong-sakto lang siya. So ang kailangan lang natin, guys, ay ito lang. Yan, so lalagyan natin siya dito ng contour cut. No? So paano natin gagawin yung, guys, na ito lang kasi masyadong malaki pagkasama pa to. Gawin natin, guys, ay panels, then trace, tapos select trace area, tapos highlight lang natin tong gusto nating i-cut. Yan, so pag nakita na natin yan, tapos nag-yellow na to, tapos napansin na natin na ayos na siya, no? Yan, so ayos na siya, so hindi na natin siya kailangan i-adjust. Kasi minsan ina-adjust yan, guys, eh. Yan, ito, i-adjust-adjust yun lang dito. Yan, so hindi na natin siya kailangan i-adjust, no? So pag ayos na yan, guys, gagawin natin is i-click lang natin tong trace. Yan. So panatrace na natin, guys, no, ihiwalay muna natin siya dito. Then ito yung magiging cut marks natin, no, kasi sobrang dami niya. Yan, sobrang dami niyang kakat. So ang gagawin natin, guys, i-right click lang natin to, then release compound path.
Yan, so pag na-release compound pot na natin guys, no, ang kailangan lang talaga natin ay ito lang nasa labas. So i-delete lang natin tong lahat na nandito. Yan. So i-delete natin lahat 'yan, no, kasi matatagalan ka. Ang gagawin mo na lang guys ngayon ay kiklik mo lang 'to, tapos pindutin mo lang sa keyboard mo yung shift. Tapos click mo rin 'to, no, yung mga kailangan mo lang. Yan, yan lang mga kailangan natin, yung mga letters lang. So maraming trick, no, para gawin 'to, no, pero ito yung isa sa mga trick lang, no. So kung meron ka mas madaling trick, kaya naman i-comment down below dyan, no, para lahat tayo matuto. Yan, so i-click ko lang lahat ng letters. Ito, yan. So pag okay na guys, tingin nyo okay na, no, right click natin. Then click natin yung group. Yan, so wala na tayong naiwan, no. So inaiwan na lang yung mga dumi-dumi na lang, yan, sa may loob. So gawin natin guys, highlight natin siya lahat. Then delete. Tapos syempre guys, no, ang kailangan natin dito ay lagyan natin siya ng offset dito. Yan, lagyan natin siya ng offset para mas madali siyang ilipat sa ating t-shirt. So paano natin siya guys lalagyan ng offset, no? I-click mo lang to, then click mo lang ito. Ito nandito sa may gilid, yung star. Offset yan eh, no? Open the offset panel. Then click mo lang offset. Yan, so medyo maliit siya. So lakihan lang natin yung offset niya, mga 1. So medyo malaki. So gawin natin mga 0.75. Yan, so kung contento ka na dyan guys, so offset na ganyan. So alisin na natin to. Yan, tapos ito ipapalit natin siya dito. Yan, nakita nyo yung technique. Yan, so magagamit nyo yan guys, no, hindi lang sa t-shirt, sa iba pang technique tungkol dito sa may cameo, no. So di-delete na natin tong isang to. Yan, so ang gagawin natin guys, pag na-print natin to, ang kakat lang dyan dito lang. Yan, yan, ikakat natin mamaya ng cameo. So ang gagawin natin guys ngayon is magpiprint tayo gamit ang ating pigment ink, no, kasi pag pigment ink guys, no, meron siyang characteristic na waterproof siya, no. So yung ginagamit guys sa mga t-shirt is pigment or sublimation, no, pero for now ang gagamitin natin is pigment ink, no. So ngayon try na natin magprint. So print Epson Premium Glossy, then ihahay natin siya. Okay, dito 1 lang. Tapos i-print na natin guys sa ating printer. So ito guys yung gagamitin natin na dark transfer paper at light transfer paper, no. So ito yung brand niya, 3G Jet Opaque, no. So wala kaming binibentang ganito, no, kasi focus lang kami sa sticker, no. So kung saan makakabili nito, no, maglalagay na lang ako ng link diyan sa may description section ng video na to para mas madali mo siyang makita kung saan siya nabibili. So paano mo malalaman kung ano yung dark dito? Ito guys, pag itim yung sulat, is dark siya. Ito naman blue, is light siya, no. So ano pinagkaiba nila guys, no? Ang dark transfer paper guys, ginagamit siya sa mga dark na damit tulad ng itim. Ang light transfer paper naman guys, ginagamit siya sa mga light na damit, no, katulad ng puti, no. So yun lang naman ang pinagkaiba nila, no. So pag nag-print ka dito, dapat ito ay naka-mirror image, no. Pero guys, sa vlog na to, no, kasi haba to masyado pag dalawa gagawin ko, no. So ang gagawin lang natin is magfo-focus lang tayo dito sa may dark transfer paper. Okay, no, so dito lang tayo magfo-focus para mas madali. So ang texture niya guys is matte siya, no. Para lang rin siyang bond paper. So ilalagay ko lang siya sa aking printer. Yan, tapos ipiprint natin ngayon guys yung ginawa ko na layout kanina. Ito na guys yung na-print natin, no. So pag wala kang cameo, pwede mo siyang gamitan ng gunting. Pero dahil gusto natin na mas precise ang ating cut, so gagamit tayo ng cameo, no. So lalagay lang natin dito sa ating cutting mat. Yan, so mapapansin niyo guys, no, dito yan, no. Makita niyo nasa labas na yung kanyang cut marks, no. Sa yung ginawa natin kanina na pattern. Tapos ang settings ko guys, no, depende yan guys sa talim ng blade niyo, no. So pwede mo tong gayahin, pwede rin namang hindi, no, kasi usually talaga yan guys, kapag matalim yung blade mo, mas mababa yung value dito. Okay, no. So ako ang value ko is siguro mga 5, then 2, 30, 30. Yan, so yan ang gagawin kong value dito guys, no. So kakat ko na siya. Hello guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaysa sa ibang printing business, eh ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic
proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo ng mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no? So lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no? So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no? So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no? Hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no? Kung subscriber ka sa channel ko, no? Malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no? Na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun na libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So ngayon guys, no, mainit na ating plansya, no? Ang gagawin natin guys is syempre ilalagay lang natin siya kung saan natin siya gustong ilagay, then papatungan natin siya ng bond paper. Tapos kung gaano mo siya guys katagal ipaplansyahin, no? So kapag buong size ng bond paper, ang gagawin mo guys, paplansyahin mo siya ng 2 minutes, no? Sa pinakamataas na temperature. Kapag kalahati naman ng size ng bond paper, 1 minute. At syempre kapag 1/4, at least 45 seconds, no? So ito guys, kalahati ito ng bond paper. So gagawin natin guys is mga 1 minute. So ito, paplansyahin lang natin siya. So nilalagyan natin siya guys ng bond paper para hindi masyadong maluto. Yan. So 1 minute na siya guys. So tingnan natin kung itsura niya. Yan. So dahan-dahan lang ang pagtanggal sa kanya. Tapos guys, para mas safe yung ating ginawa, no? So ulitin lang natin siya. Pero ngayon saglit na saglit lang. Ganyan yung kasi ginagawa pag heat press, eh. Double press tawag yan. Nice. Yung mga sobrang dumikit na bond paper dito guys, no, matatanggal naman yan once nilaban natin to. So tingnan natin guys, isusukat ko na yung t-shirt na ginawa ko. So yan guys, so ito na ang ating finished product, no. So hindi siya ganun kaganda, pero at least pinakita ko sa inyo guys, no, kung paano ba talaga ginagawa, no. Kasi kung patatagalin natin, pagagandahin pa natin to, baka umaba na naman tong vlog, no. Kasi guys, tinuturo ko nga lang sa inyo kung paano siya gawin, no. So depende sa inyo guys, no, kung paano siya gagawa ng design, paano siya gagawa ng layout, kung saan siya ilalagay na parte ng damit, no. So ito guys, yung tinatawag na dark transfer paper, no. Kasi meron pa yang isa, yung light transfer paper nga guys, siya yung ilalagay naman sa mga light color na t-shirt. Yan. So ito, pakita ko lang sa inyo. So nasa damit na natin siya ngayon, no? So hindi na siya mapipil. Ayan, kahit ano gawin nyo dyan, hindi na siya mapipil. Very nice. So may bago na akong damit. So guys, kung isa ka ngang hobbies lang naman, no, tapos hindi mo naman siya gagawing business, no, so mas maganda huwag ka na lang bumili ng heat press, no. So pero kung gusto mo talagang gawing tong negosyo, pwede kang bumili ng heat press sa amin, no. So may binibenta kami, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, no. Sasabihin mo lang na galing ka sa aking channel, no, para bigyan ka ng discount. Pero guys, katulad nga ng lagi kong sinasabi, no, kung magbi-business kayo ng printing, ang i-focus nyo guys is sticker printing business, no. Kasi guys, ang sticker paulit-ulit na binibili, hindi kamukha ng t-shirt na one time lang talagang binibili. Halimbawa, bumili ako ngayon ng t-shirt or ito, sando, no. So kinabukasan, hindi naman ako bibili. Hindi kamukha ng sticker printing na kapag nakakuha ka ng mga negosyante na nagbebenta ng milk tea, ng chili garlic, ng bagong at kung ano-ano pa mga products, no. Kasi nga karamihan sa mga tao ngayon is naging online seller na, no, mula nagkameron ng pandemic, kasi ang daming tao na wala ng hanap buhay, no. So yun guys ang hinahanap natin ng mga tao, mga kliyente. Kasi guys, pag naubos yung product nila, for sure o-order ulit sa inyo yan ng panibago, no. So yun lang guys ang kinagandahan pag nasa sticker printing ka, no? Hindi ka mukha ng t-shirt na one time lang bibili, no? Katulad ko guys, no, pag ako bumili guys ng damit, no, napakatagal kasi sira-sira na yung mga damit or may punit na siya, may butas na siya, no? So hindi ko pa rin siya pinapalit kasi matipid talaga ako sa damit, no? Pero yung iba medyo mahilig sila bumili ng damit, no? Pero kung business talaga guys ng printing, no, mag-focus ka sa sticker printing business. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to. At i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong gawa ng mga tutorial na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At siyempre, kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag mo kakalimutan i-comment down below lahat dyan kasi dyan ako kumukuha ng mga iba vlog ko. At siyempre, kung gusto mo mapansin ang mga tanong mo, mas maganda guys, no, mag-member ka dito sa channel ko, no? Kasi guys, lahat ng video ko meron sa may ilalim nakalagay na join button, no? So pag in-link mo yan guys, magbabayad ka lang ng 25 pesos. Sigurado ko sa'yo, no, na napakaraming matututunan dito sa channel ko, no, kumpara doon sa binayad mo na 25 pesos. At sya nga pala guys, no, meron na tayong mga 55,000 subscribers. So kung meron ka mga product or services na gusto mong i-feature
dito sa vlog natin, no, kasi maraming makakita niyang mga products mo at marami kang pwede maging potential customer, no, pag nakita nila dito sa may vlog ko, no. So email mo lang kami, guys, no, theprintingshop@gmail.com, tapos sabihin mo lang dun, guys, no, kung paano tayo parehong makikinabang. So maraming salamat ulit sa inyo lahat, no. See you on my next video at bye bye. The Printing Shop.